Okay mga katambayan, welcome back. Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng cookies. Ayan, hindi po basta-basta cookies to dahil hindi po natin gagamitan ito ng pangpalsa tulad ng baking powder. Pero napakalambot po nito. Hindi po ito kasing tigas ng mukha ng mga nangungutang na hindi marunong magbayad. Kaya mga katambayan, samahan nyo ako kung paano natin gagawin ito. So ayan mga katambayan, let's do this! Ayan, gagamit tayo ng salted margarine. Ayan, at syempre gigilingin natin yung asukal para hindi maging kasing gaspang ng ating kapitbahay. Ayan na mga katambayan, at syempre gagamit din tayo rito ng harina. At ngayon, hindi tayo gagamit ng itlog, pero gagamit tayo ng egg yolk. Ayan mga katambayan. At syempre para maging mabango at hindi kasing baho ng ugali ng kapitbahay natin, gagamitan natin ng vanilla. Ayan. Ayan naman. Syempre para maging malasa at malinamnam, gagamitan natin ng konting asin. Syempre para mabalance yung lasa ng tamis. Ayan. So ayan, umpisahan na natin. Ayan mga katambayan, ilalagay ko na yung ating margarine at ating paiikutin. Parang yung jowa nyo, pinapaikot nyo. Ayan mga katambayan, ilalagay lang natin muna yung mga ingredients para sa harina. Ayan, dahan-dahan lang. So ayan mga katambayan, ilalagay ko na yung ating giniling na asukal. Ayan, syempre paghahalu-haluin lang natin lahat yan. So ayan, lalagay muna natin. Syempre lalagay na rin natin yung ating egg yolk. Sala. Ayan, lalagay natin yung egg yolk. Syempre tulad na sinabi ko, hindi natin gagamitan ng itlog, pero gagamitan natin ang egg yolk. So ayan, magkaiba po yung itlog at saka egg yolk. Hindi po magiging itlog yan kung walang egg white. Tama po ba? Mukhang mali yun ah. O ayan, sige, lalagay na rin natin yung vanilla. Ayan, para mabango. Ayan mga kapitbahay, mabango ang aming cookies, hindi kasing baho nyo. So ayan, ilagay ko na rin yung asin. At ngayon, gagamitan natin yan ng palapad na pag-ikot. Ayan. Ayan, yung flat po ang gagamitin natin. Hindi yung balloon whisk kasi baka masira. Mapupwersa yung ating makina. Ayan. So ayan, paiikutin na natin yan na parang pagpapaikot sa mga jowa nyo. Ayan, at tapos mamaya bibilugin. Parang pagbilog din ng jowa, di ba? Pero masarap po ito mga katambayan. Kaya tapusin nyo yung video na to. Kaya para lagi kayong nakasubaybay dito sa mga video na ginagawa ko, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Ayan. Para lagi kayong updated, pakipindot nyo na rin yung bell. Ayan. Ngayon ilalagay na natin yung harina. Kalahati lang muna para hindi mapuwersa. Ayan. Ayan. Lalagay lang natin dahan-dahan. So ayan mga katambayan, dahan-dahan lang para hindi mabigla. Ayan. Tapos iikot ulit natin. So ayan, pag nahalo na, ilalagay natin mamaya yung natitirang harina. Ayan. Ayan, ilalagay na natin. Ayan. So ayan, ilalagay na natin. Iikot natin hanggang maging pino yung ating dough. Ayan mga katambayan, ikot-ikot lang. Tapos mamaya bilog-bilog lang. At saka dudurugin. Diba? Ganun talaga, di ba? Parang jowa lang.
pinapaikot, bibilugin, at syempre pagkatapos, dudurugin. Di ba? Kaya mga tambayan, samahan nyo ako, tapusin natin to. Ayan. Ayan mga katambayan, tapos na ang paikot-ikot. Ayan, tapos na ang ating pagpapaikot. Ngayon gagawin naman natin, palalamigin natin to para hindi tayo mahirapan sa pagbilog. Ayan, pagbilog-bilog natin. Kaya ang gagawin natin, ilalagay naman natin to sa loob ng refrigerator sa loob ng 30 minutos. Ayan. O ayan, diyan ka muna, magpalamig ka muna ng 30 minutos. Ayan. Ngayon, gagawin naman natin, chachapin natin yung ating nuts na gagamitin natin sa ating cookies. Ayan. Dudurugin lang natin to. Parang pagdurog sa mga jowa nyo. Diba? Kaya mga tambayan, ayan na. So ayan mga tambayan, ayan, gagamit tayo dito ng baking paper. Ayan. So ayan, para hindi po dumikit at hindi mahirap tanggalin mamaya pag naluto yung ating cookies. Ayan. So ayan, ready na. Pinalamig na natin ng 30 minutos. Ayan. So ayan, medyo matigas na siya, oh. Hindi na siya mahirap ngayon bilugin. So ayan mga tambayan, let's do this! Umpisa na natin ang pagbibilog! Ayan! So, ayan na. Umpisa na natin. So, unang gagawin natin, gagamitan natin ng gloves para malinis. Ayan! Kailangan malinis lagi ang ating mga niluluto. Dahil importante yan. Dahil nakasalalay dyan ang ating kalusugan, mga katambayan. So, ayan na. Umpisa na natin. So unang gagawin natin, gagamitan natin ng nuts ang ating cookies. Ayan. So ayan, ililipat ko muna ito sa ating bowl para hindi mahirap, medyo malalim. Ayan. So lipat muna natin. So ayan na mga tambayan, umpisa na natin ang ating pagbilog para makabuo tayo ng cookies mga tambayan. Ayan, ayan, bilog-bilog. Ayan, napakadali po nito mga tambayan. So ayan, para magkaroon tayo ng iba't ibang uri ng cookies. Ayan, una gagamitin ko ay nuts. Ayan. Ayan, binilog ko tapos diniin. Ayan, dagdagan natin ng konti para makumpleto. So ayan. So paulit-ulit lang natin gagawin yan. Paulit-ulit lang ang pagbilog. So ayan, bilog, tapos lagay ng nuts. Ayan, tapos diin. Yun mga tambayan, di ba? So ulit-ulit lang yan hanggang mabuo natin yung ating cookies. Ayan. Ayan. So napakadali mga katambayan. At kukunti ng ating ingredients. Pero iba po yung sarap na idinudulot ng ating konting ingredients na ginagawa natin. So ayan. Ayan. So tuloy-tuloy lang natin 'yan hanggang mapuno natin yung ating baking
pan. So ayan. So ayun mga katambayan, gagamitan naman natin to ng chocolate. Meron tayo dyan maliliit na bulitas. Ayan. So gagawin lang natin, ganun din. Ayan. So kahit ano pong pwede nyong maisipan na gamitin, pwede nyo pong i-apply rito sa recipe na to. Depende na po sa trip nyo or depende na sa gusto nyo. Kaya madali lang to mga katambayan. Yan lang ang ginamit ko dahil yan lang ang available na nakita ko. So, ayan. Tuloy-tuloy lang natin. Ayan mga katambayan, ngayon naman meron tayo ritong jam. Gagawin lang natin. Ayan, bibilugin lang natin yung dough. Ayan, bilog-bilog lang. At pagkatapos, ayan, diniin lang yung gitna. Siyempre, di ba? Napakadali mga katambayan. At ngayon, pag natapos natin bilugin at idiin yan sa gitna, papalamanan natin yan, itong jam. So depende pa rin kung anong klaseng jam ang ipapalaman nyo dyan. So mga katambayan, ituloy lang natin sa pagbilog at pagdiin sa gitna hanggang makumpleto natin yung ating cookies with jam. Ayan. Ayan mga katambayan, gamit ang maliit na kutsarita, ipapalaman na natin yung ating jam. Ayan, strawberry jam nga pala ang ginamit ko rito. Pero tulad ng sinabi ko, nakadepende kung anong jam ang meron kayo. Ayan mga katambayan, lalagyan lang natin lahat yan hanggang makumpleto nating mapalamanan ang ating cookies with jam. Ayan, sige, tuloy-tuloy lang natin yan. Ayan mga katambayan, kailangan habang hinahanda natin yung ating cookies, ay nakahanda na rin yung ating oven. Ayan. So ayan, kailangan napainit na natin. So ayan, ngayon i-bake natin yan ng 30 minutes ng 160. Ayan. Kailangan 160 lang yung temperature.